Saan nyo pinag-aralan yung pison technology ng rambutan farming? Ay doon kay ano, yung sa matanda, yung mismong agriculture engineer, yung matandang agriculturist dito sa lugar niya, Mindoro. Mindoro? Oo, yun eh, namatay na yung matanda, 90 plus na siya. Siya nga yung nagturo sa akin, nagturo na ito yung kuhanin mong variety. Ito yung maganda, ito yung ano. May sabi sa akin, pag hindi ka kumita dito, puntahan mo ako sa akin puntod. Tadyakan mo yung puntod ko. Kasi kung ibig sabihin, aba, kung palpak nga at hindi totoo, ay tatadyakan mo yung puntod niya. Pero hindi ko kaya tadyakan. Birihin mo nga naman, pag linoko ka, after 7 years mo pang malalaman kung nalinoko ka niya. Yes. Adi, totoo nga. Maganda ang variety. Tapos ito, tinamnan na nga namin, hanggang sa, oo nga, dati-rati, hindi tinatawanan lang kami nung aming mga kapwa magsasaka na sanay sa rambutan. Sabi, ikaw ano tinatanim nyo? Niloloko ka lang nung binigyan, ano, yung pinagbilhan mo ng ano na yan. Actually, that is only 35 pesos. Mm-hmm. Yung seedling na ganun, bakit ka kumagat sa 350? Bihin mo nga naman nun. Ikaw mag-iisip ka nun. 35 versus 350. Mm-hmm. Pero nagkamali ako. Totoo nga yung sinabi niya, kakaiba yung rambutan ko. Kasi sa unang yugto, humaharvest ka na. Doon sa kalagitnaan, nakikipagsabayan ka rin. And then doon sa patapos na, wala na ang lahat, meron ikaw, pa. May berde ka pa. Ay totoo. Yun ang kaibahan ni X-Tree Variety. Na wala doon kay RR. Si RR hinto na. Si X-Tree, meron pa. Eh di ba ang mahal na presyo, makauna ka at saka dun sa panghuli. Umpisa. Oo, saka yung sa huli. Mahal pa rin ang presyo pag nasa huli na. Kaya ito, na-enjoy ko siya. Ay, ang laruan niya ni Mami. Ito yung ano, squash. Mm-hmm. Butternut. Di ba, direct? Butternut. 1, 2, 3, 4, 5. Wow. Ito, may mga bunga pa, oh. Mm-hmm. Sir. Ayan, meron pang mga ilan-ilan. Puro ganyan na lang natitira. Mm-hmm. Mga ganyan tipo. So, ito, sir, buddy, sinasabi ko sa ano, after na yung luya. After na makapag-harvest ng rambutan, di mayroon akong mga luyang isusunod naman. Ito, gaya nito. Tinanim namin ito month of April. April lang po ito. May, June, July, August, September. September. Oh. 5 months. Oh, yan. So, meron pa akong 2-3 buwan na ano. Then, pwede na. Pwede na siya. Mm. Oh. Tapos, application ng aking ano, side dressing, yung mga vermicast. So, yan. Malaking bagay, after na makapag-harvest ka ng rambutan, eto na siya. Talagang itiniyampo ko kasi baka mamaya, punong-puno pa ng rambutan, andi dito pa siya, mapagyayapakan. Yan, nakaganan siya. Ito, nakabed siya. Nakatudling yan. Tapos, plus, yun, yung may gabing na naka-inter... Ano ko ang tawag dito? Intercropping ba? Mm-mm. Anong klaseng gabi yan, sir? Ito yung tinatawag naming San Fernando. Yung malalaki? Malalaki. Ang sukat niya. Saan ginagamit siya? Adi, sa sinigang. Mga sinigang. At saka dito sa amin sa San Pablo, yung alam mo yung ginagawang haleya na ube. Mm-mm. Hindi naman kasing hindi na pure ube. Na pure yun eh. May halo siya. Pampalagkit kasi yan. Okay. Kasi yung totoong ube hindi malagkit eh. So, iyan, napaka-bilis ibenta dito. Ikaw ang mumumroblema kasi wala kang isusupply sa kanila. So, iyan, di ano na, malaking bagay. Meron ka ng aasahan after the harvest. Ito na yung kasunod, then yung may kasunod na ulit. Kaya, bukod sa yung pang-itaas, may pang-ibaba ka rin. Ang lawang pa pala, sir, no? Mm-hmm. Tapos, naki-intercrop din yung aming, ano, kalamansi. Kalamansi.
kasi malaking bagay din. Mm-mm. So ito siguro may mga nasa 2 to 300 trees din. Trees na naka ano, yan, magkakasunod siya diyan papaganan. Sayang eh. Mm-hmm. Na kailangan i-maximize mo. Yan, so maganda pala ang kita sa ano sa Gabi. Gabi? Oh yeah, 40 pesos per kilo yan, umaabot ng 80. Wow. Oh, tapos dito ilang sa months amin, din yan. Ganun din 10 months. 10 months. Oo, taka hindi problema ang market kasi nga dito sa San Pablo, may gawaan ng ubihan. Doon pa lang ikaw ang ano, kulang. Kung ang dinadala diyan is pag hindi truck, jeep. Talaga? Oh, walang problema sa Gabi. Kaya ikaw ang ano, magpo-produce talaga ng mag-produce. At hindi mo kailangan ng tubig. Hindi. Isang beses ka lang 'yang magdilig kung summer. Pero kapag pumatak na si ulan, wala na. Ako isang beses lang kaming dumilig dito nung itanim lang siya. Yeah, ang tinatanim naman ito napakadali lang yung mga cams niya. Saksak ka lang ng saksak di yan, oh. Ito na siya. Parang mo padamihin 'yan. Ay di ganun nga yung pinaka cams. Oo. Tama ba cams nga ba? Mo yun. Oo. Papatubuin mo siya, hati-hatiin mo siya. Pag nahati-hati mo siya, may lalabas doon sa kanyang mga anong tawag natin doon, yung mga yung pinanode niya. Oh, yung sa node niya doon lalabas 'yon. Oo. Yeah, saksak mo na. Pero matagal 'yon, ha. Ang kadalasan ginagawa namin dito, pag nag-harvest na si farmer, yun na mismong tube niya na maliit pa. Iwan na. Oo, na, mga naiwan yun. Natiwan. Iaayos mo lang siya ng, ano, ng pwesto ulit. Oh, yun na yung tatanim. Oo, ang daling. Yung maliit. Oo, napakadaling alagaan itong Gabi. Tapos yan, fertilizer. Hindi mo kami nag-fertilizer dito kasi nga mayaman kami sa organiko eh. So, ayan. Integrated. Ano? Farming. Oo. Magsiserve na rin yung amoy ng luya, hindi pesticide na siya. So may sense siya? May sense siya. Ito mo, sige, ano, kutkutin mo siya. As in, luya talaga. Ang sarap ng amoy. Ang bango. So, diyan, sa loob ng yung isang rotation ng season, may tatlo ka agad ng magkakasunod. Ang krap mo. Oh, at the same time, siniyog naman, every 30 days, kasi sa buko, maano na siya. Kaya pag nagdikit-dikit na siya, wag lang babagyuin, nakita ka. Tuloy-tuloy ang kita. Tuloy-tuloy na. No? Ngayon, depende na lang. Sabi nga, dapat large scale talaga. Hindi yung konti-konti lang. Mm. Ay, kung gusto mo mas marami, sige. Gusto mo talaga large scale? Sa ngayon, ayoko. Kasi alam mo kung bakit? Ayoko ma-pressure. Naramdam ko kasi. Yung tipong kinukutahan ka ng buyer. Oo. Bigyan mo ako ng ganito kadami sa ganitong araw. Yeah, kasi problema na namin ng worker kasi dito. Uh-oh. Kung wala kang 500 pesos, hindi nagagalaw ang mga tao. No. Kaya dito, pagalingan, ikaw si Farmer A, kinakailangan mo magpatanim ng let's say 3,000 puno ng Gabi, ay kakayanin mo ba yun? Adi, ikaw, kaya mo pa yun. Pero pagka 30,000 ang hihingin sa iyo, malawak-lawak na. Tapos ang iyong worker pa, problema na sa worker. Dito pa lang nga sa ngayon, ang problema na ng maglarambutan, ang mamumuti. Mabubulukan ka kapag kulang ang iyong mamimitas o mamumuti. So yung mga ano taga-harvest, kumbaga umiikot yan sa iba-ibang farm? Oo. Ay, parang yun yung trabaho nila. Oo. Ako naman ang ginagawa ko, mabait yung aking mamumuti. Sir, yung aking isang boss, wala siyang paputi kasi may rest day sila. Sa 7 days, binibigyan sila ng 1 day rest. Oh. Yung 1 day na yon binibigay sa akin. Tatlo sila. O di yung pamamahinga niya na, sila, dito din sila namamahinga. Pero maganda din, kumikita pa rin sila ng 1,000. O kaya, okay, di okay na sa akin yun. Kasi maliit lang naman yung aking farm. As you compare mo doon sa Elba na talagang million ng ano. Ang mga ini-invest talaga. Kaya ito lang, ganito lang yung sistema. Paipaikot na ganan, damihan mo lang at nang malaki ang kita. Ay yung maka-isang tonelada ka sa 40 pesos, edi, okay 40, na rin 40,000? Oh, yeah, pwede na. Hindi lamang naman isang tan yung iyong... At ang pinakamaganda doon, sir, wala kang inputs na malaki. Wala. Konti lang. Oo. Konti lang. Ito nga pala, sir, buddy. Tinan mo itong ano... 3 years old na baby rambutan. So,
Nung tanim namin ito, mga ganito lang katataas. Mm-hmm. So ito na siya ngayon after 3 years. Mm-hmm. Hindi pa yan sagad sa pataba, ha? Mm-hmm. Hindi pa gaano. Ano. Then ang kasunod nito, pag-apat hanggang 5 taon, yan, pakikinabangan mo na. Mm-hmm. So yung mga babies yan. Ito na yung end ng property mo, sir? Ito, oh, and ito ng property, yan, yun yung bakod na yan. Mm-hmm. Kasi kalsada na ito, eh. Ah. Yun. Dami pala, ang ganda pala ng Mayana pag marami. Mm. Ito yung beauty ni Mami, ha? Yung masasalamin siya. Mm-hmm. Ito, yung mga kasabayan din na tinanim, mo. Mm-hmm. Sayang din kasi yung space pa, eh. Mm-hmm. Ito kasi yung mga matatanda rambutan. Ito yung matanda? Oo, matatanda yan. Kulay ano to, eh. Kulay yellow. Mm-hmm. Yung tawagin nila is yew. Mm-hmm. Yew variety. Matamis din yon. Matamis din siya. Malambot ang malambot yung kanyang balat. Mm-hmm. So itong mga old rambutan, pinagpapalitan ko na to. Mm-hmm. So nag-start dun sa maliit lang. Mm-hmm. Halos hanggang dito pa lang sila. Mm-hmm. Then after 3 years, 5 years, eto na. Eto naman, mga old. Tinanim pa yan kasi ni inay, ang tanda na. Eh, ang papangit ng ano. Hindi ba yan, sir, pwedeng putulin lang? Pwede. Tapos, pwede? Oo, tapos lalagyan ulit ng panibago. Oh. Pwede din. Kaya lang ako yung nababagalan doon. Mas gusto ko yung ano. Bago na lang. Bago na agad. Kasi kung minsan, ang problema sa ganyan, pagka lumaki na, di pinutol. Mm. Sumampay yung mga ngakyat, mm. Mabilis. Mabali. Bali. Ay, mahal lang magpa-hospital. Mm. Ilang... Dito kasi nag-in-arching kami. No, oh. Ito? Oh, kasi ito yung malaking ano, yung luma. May bunga dati na iniano namin dyan. So naka-in-arch siya dati dito. Ngayon, hindi na namin ito naputol. No? Mm-hmm. Nagdire-diretso na siya. Mm. Tapos ito yung dati na naka-in-arch. Ito siya ngayon. Kaya lang, namatay naman yung mother. Yung pinagkapitan. So, hanggang sa ito na yon, panibago na, ito na siya. Maganda rin naman, maganda yung bunga niya. So, yung mga RX3 variety. Ito yung malaking part. Oo, ito yung malaking part. So, ano dito, ano lang. Siguro more or less, nasa sa mga 70. Mm-mm. Ang gaganda ng ano, ornamental plants, oh. Oo. Oh, yan ang ginagamit ni Mami sa landscape. Mm-hmm. Kung doon tayo dumaan, medyo may rolling. Ando doon yung tubig. Ah, okay. Yan mo, Sir Bad, pagka ano, at napalinis kayo at may tubig pa, mm-hmm. Masarap doon mag-camp. Ah, talaga? Oo. Makakaano ka kumisa ng dalag. Oh? Hito. Ito, mga ganitong ano, kaya mo pang maglaro. Kasi, yung 5 hectare, ano na siya eh. Yung bang nakaredy na siya. Ang ganda ng saging ngayon, violet. Oh, ayan. Violet. Kulay, ano yan? Violet din. Purple? Purple. Purple? Purple. Camouflage naman yung dahon niya, no? Oo. Ang ganda. Mm-hmm. Parang camping site, ah. Oo. Durian, sir. Oo, oh, meron din. Eh, more or less siguro mga 75 na trees. Na trees. Namumunga na? Hindi pa. Bago pa lang na. Ayan, ito. UP Gold ang variety nito. Ang variety. Masarap yan? Masarap. Ganda. Gusto ko lang ipasilip sa inyo yung lansones naman. Sige, sir. Pag harvestin natin ito, pumunta kayo rito. Ito kasi is Davao. Davao? Oo. Masim. Hindi siya kagaya ng native. Oh, nice. Ah. Oo. Ah, mayroon pa rin siya. Ayan mga Davao. Ito yung ginawa ko rin dito, integrated pa rin siya eh. Oo. Habang pinapalaki yung iba.
nakasingit na. Alam kaya ito, matagal hindi namin nagpakinabangan, daanan siya ng bagyo. Ito. Kaya pagka gaganda, papangit, gaganda, papangit, panibago na naman. Oo. Hintay na naman. Consistent na malamig yung climate niya, no? Ito, matmaasim pa. Ito, sir. Davao, eh. Oh. Maasim, maasim pa ito, eh. Matamis na, ma'am. Ah, matamis na ba? Oh, madam, oh. Ah, wow, pinapulot ng gitim. Oh, good pa siya, mga napulot mo sa... Hindi, kabag ang kumakain dyan kasi. Kinakabag. Kaya nang lalaglag. Ito, ang dami kong bunga, oh. Mm-hmm. Oo nga. Ay, ito ko sa lang kitchen. Sabi nung nila tatay, laging ang rambutan, ang lansones, abot dati dito, ang bunga. Oh. Ngayon, nung magkaroon ng climate change, yan na lang. Ang dami. Oo nga, oo. Ganun na lang. Dito, ang dami. Ganun na lang ang nangyari. Ang bunga. Ganda. Oh. May asim na. May asim pa yan kasi igawa ng Davao tapos hindi pa yan panahon. Yan ay October, November. Pwede na yan. Iba pa yung sinasabi ng duko, no? Yung duko, green pa siya. Matamis na. Pero ito, green, ay napaka-asim. Sa side na ito, Sir Barry, apa? Mga bata pa ang rambutan. Ito? Oo, oh, yan, yung mga yan. Papaganan siya. Oh, papaganan siya. Puro rambutan din yan. Kanina ba kain ng kain? Imported ang videographer natin. Tino mo to, hindi pa hinog ang ating lansones. Mga ganyan pa halos, pero kung konti. Ah. Sa dami ng puno na nakatanim. Konti ba yan? Ang dami ah. Oh, hindi, kasi dati abot dati yan sa mga puno. Tapos halos lahat ng puno may mga bunga. Ang halos taluhin ng bunga ang dahon. Ay ngayon, maraming bunga kasi sa dahon. Oo, ngayon dahil sa climate change talaga nag-iba na. Ang kanyang ano. So ito puro lansones pa rin, no? So tapos doon mayroon ulit manaka-naka ang ilang rambutan. Dito tayo dadaan para makita mo yung bamboo. Bamboo. O kundi, pwede din sa may gitna. Ang orchard, sir, less management? Oo. Compare mo sa ano, mga vegetables. Vegetables. Ito, pag nakapagpatabas kang minsan sa isang buwa, sa isang taon, ang patabas mo na ulit bago pumatak ang tagulan. Kabag. Kasi alam mo, ang tao, pag tao ang dumadali, hindi ganito. Pag tao ang siyang kumukuha. Oh. Ano yung kabag? Paniki. Ah, paniki. Ang ganda ng bamboo na to. Oh. Ornamental. Ornamental. Ganda. Oo. Pasok tayo dito. Ang ganda naman. So, ito yung Thailand bamboo. Aha. Ginagamit ito sa ano? Sa landscaping, mami. Landscaping. Tapos, ang mura ng benta pa nga namin ito, ano lang ito? Halos 1, 2, 3, 4, 4. Oh. 120 pesos. 5 pesos. So, parang 25. Oo. Or parang more. 25, something ganun. Anong gagawin nila dyan, sir? Ang ginagawa nila dito, pang ano sa mga, yung magtatanim na nag-i-stock, yung ano nila, tetrellis. Oh. Ayun.
Ngayon, sa amin naman sa landscape, namin, yung pinagtatali-tali siya na parang Roman's wall. Blind. Parang wall. Parang wall. Parang yung Venetian blind ba? Mm-mm. Ganda. Pagka, nung wala pong pandemic, pinapalinis ko ito. Daanan ng mga guest. Oo, ang mga guest. Suot dito. Oh. At gustong-gustong nila dito sa areyang magubat na malinis naman. Oo. So, ito ang may daan din tayo dito. Sa gitna ang ating pupuntahan. Na, pero dito tayo dadaan sa may tabi. Gusto ko lang may pakita yung ano yung ganito, uh-huh. Yung ano ng Thailand bamboo. Walang labong to. Ba, marami. Oh? Oo. Hindi nakakain. Nakakain. Oh? Kaya kami dito isawa na sa labong. Tinanong ko yan kay ano, kay Kaluwi Tabing. Oo. Oh. Pati yung dilaw, kain din, nakakain din. Oo. Ang technique ng pagkain, kinakailangan lang, huhugasan mo, tapos ibabad mo for 12 hours, tapos pakuluan, tapon ng sabaw, para wala daw yung arsenic content noong bamboo. Maproseso lang. Oo. Uy, ibang bamboo rin to, ang ganda. Pink bamboo. Pag summer, pink yan. Kulay pink yan. Tapos, yung tinutuntungan ninyo is a black bamboo. Ito dati, yung hagdanan na puro black ang bamboo. Oh. Kaya lang, wala na, 2 taon, magtatatlong taon na tayo. Mm-mm. Si ano na, ano na. Mm. Ito, ito po no? Yan. Ito mga to. Oo, nakahagdan yan. Ay, ang ganda-ganda nito nung maintain ko pa. Nung hindi pa nagpa-pandemia. Oo. Oh. Ang ganda nito. Ito, sir, buddy, ang tinatanim ng ano, kinakat mo yan. Oo. Oh, oh. Kaya lang matagal pag ganyan. Oh, naigi pa yung mga maliliit na ano na siya. Mm-hmm. Mga ilang kilo yung isang harvest na ganito, sir? Aba, minsan tumitimbang yun ng mga 4. 4 na kilo? Oo. 5. Ito, tumataas ang tubig dito. Mm. Hindi tayo makakatawid dito kapag ito may tubig. Doon pag yung ano, tagulan? Oh, hindi, pag tag-init, pag summer. Naglalabas ng tubig? Ng tubig. Baligtad. Oh. Hindi kung kailan tag-ulan. Di ba't maulan ngayon? Oh. Dapat may tubig. Wala. Oh. Pag nag-summer siya. Oh? Ah. Kung kailan summer at napakainit, ang tubig ay umaabot diyan sa mayroong diyan tinutuntungan ng paa ni Ephraim. Oh. Abot hanggang dito ang tubig. Pag summer 'yon. But anong explanation nun, sir? Okay. Parang tingnan mo yung ano, refrigerator. Oh. 'Di ba may freezer? Oh. Pag nag-defrost ka, bababa lahat ng tubig. Oh. Pag nag-summer, lahat ng tubig galing sa bundok Manahaw, San Cristobal, summer, mainit, bumababa. So, pupunta lahat diyan ng tubig. Ah, okay. May tawag sila dun eh. Hindi ko na matandaan yung term na tawag. So, Banahaw din ang source ng tubig nito? Banahaw, San Cristobal. Yun yung variety na tinatawag natin na regular. Len po, sir. Ayan, yan. Sinaunang rambutan. Itong nasa gitna? Oo. Kaya lang walang presyo. Alam mo ngayon, price lang niya, 5 pesos. Mm-hmm. Eh, pag iniupa mo sa... Kulang pa. Mga ngakyat. Kulang pa. Kaya, pag ganan, bayaan mo na lang kung sinong gustong kumuha. Kaya, nag-shift, pinalita na nung RR. Oo. Ang RR kasi hanggang ano yan eh. Pinakasagaran yan, 35 pesos. Pesos. Itong property mo ba, sir, may perimeter fence to? Wala. Meron. Ah, meron? Oo. Oh, ano yung laki ng ginastos mo doon? Oo. Ang ano namin dito, ano, pagka kami nagpapabakod ni Mami ay
pasok dito ang 12 rolyo. Mm. Kasi ang ano naman siya eh, 3 layers lang oh. ang aming inilalagay. Kaya yung 12 rolls noon, yung 5 hectare, secluded na siya ng ganun. Yun siya. Tapos, eto na, yung mga pinatanim namin. Yung mga maliliit na yan, papunta dito. Yung mga bata pa ito. Paganan yan. Papaganun. Puro rambutan na. 7 meters ang layo. Oops. Yun. Yun. So, na-imagine nyo kung nung kayo napaaga-aga pa ng dating, ganyan ang ano, rambutan dito. Mga nasa saitaas, hindi na maabot. Oo. Pero bata pa ito, ha? So, talagang ang puno ng rambutan, sir, malaki siya. Oo. 7 meters nga ang canopy niya. Papalawak. Hindi mo ba siya pwedeng i-grow ng maliit lang siya? Hindi, talagang umaano siya eh. Talagang tataas. Tumataas pag siksikan. Natikpan niyo na ba yung RR natin doon? Oh, mm. Di ba sir, yung ano, yung kagaya ng mangga kasi, oo. Ang new technology nila ngayon, oo. Closer na yung planting, oo. Tapos hindi na nila palalakihin. Tinatap cut na nila. Pinupuril na. Oo. Siguro kung ganun din, baka pwede din sigurong i-apply yun sa rambutan. Sa rambutan. Oo. Kasi easier to manage yung harvest. Hmm. Ang sabi nila, yung malalayong distance sa malalaking puno versus dun sa maliit na puno pero closer yung distance, the same yung harvest. Pero ito, maganda ang interval. Yan ang ideal talagang ano, layo nila. Kaya sa isang punong yan, nakakaano na kaagad yan. 100 kilo, 200 kilo sa isang puno. Sa isang puno? Mm-mm. Bata pa yan. Ito mo, Sir Buddy, ganito lang ang mga damo rito. Mm. Kasi pag ito, pinanot mo ng panot na panot, oh. Wala kang protection ngayon pagdating ng summer, yung moisture ano ng rambutan. Ngayon, pagka naman sumobra ang dami nito, ang ginagawa na old method, yung turo sa amin, pipisunin mo siya. Pison, meron kang drum, tapos itutulak mo ng papaganon. Padadapain mo lang yung mga baging, pero hindi mo siya totally tatanggalin. Hindi tatanggalin. Kasi pag nag-summer, matutuyo. Pero naman dito naman sa Laguna, hindi naman ganun katindi ang init eh. Kaya lagi nung halos kahit naman summer, dito pa rin, manakanakay mo, ulan pa rin. So yan, ganito ang sistema namin dito. Saan nyo pinag-aralan yung pison? Technology ng rambutan farming? Ay doon kay ano, doon sa matanda, yung mismong agriculture engineer, yung matandang agriculturist dito sa lugar niya? Mindoro. Mindoro? Oo. Yun eh, namatay na yung matanda, 90 plus na siya eh. Siya ngayon nagturo sa akin na nagturo na ito yung kuhanin mong variety. Ito yung maganda. Ito yung ano. Kaya sabi sa akin, pag hindi ka kumita dito, puntahan mo ako sa aking puntod. Tadyakan mo yung puntod ko. Kasi kung ibig sabihin, aba, kung palpak nga at hindi totoo, ay tatadyakan mo yung puntod niya. Pero hindi ko kaya tadyakan. Mo nga naman, pag linoko ka, after 7 years mo pang malalaman kung nalinoko ka niya. Yes. Adi, totoo nga. Maganda ang variety. Tapos ito, tinamnan na nga namin hanggang sa, oo nga, dati-rati, hindi kami, hindi tinatawanan lang kami nung aming mga kapwa magsasaka na sanay sa rambutan. Sabihin, ikaw ano yung tinatanim nyo? Ayan. Niloloko ka lang nung binigyan, ano, yung pinagbilhan mo ng ano na yan. Actually, that is only 35 pesos. Mm-hmm. Yung seedling na ganun, bakit ka kumagat sa 350? Bihin mo nga naman nun. Ikaw mag-iisip ka nun. 35 versus 350. Mm-hmm. Pero nagkamali ako.
totoo nga yung sinabi niya, kakaiba yung rambutan ko. Kasi sa unang yugto, humaharvest ka na. Doon sa kalagitnaan, nakikipagsabayan ka rin. And then doon sa patapos na, wala na ang lahat, meron ikaw, pa. May berde ka pa. Ay, totoo. Yun ang kaibahan ni extra variety. Na wala doon kay RR. Si RR, hinto na. Si extra, meron pa. Eh, di ba ang mahal na presyo, doon makauna ka at saka doon sa panghuli. Umpisa. Oo, saka yung sa huli. Mahal pa rin ang presyo pag nasa huli na. Kaya ito, na-enjoy ko siya. Ang turismo, nung panahon ng maraming turista. Iniikot nila to. Ikot nila. Tuhan-tuha sila, lambitin lang sila dyan. Binibigyan ko sila ng ano, ng panungkit, kanya-kanyang panungkit. May mga bandera. Tapos mga binigyan ko ng saklob na bule. Ah, para mga... parang tourist kagrupo talaga. Ni KKK, ni Bonifacio. Todo, ano talaga, piyesta ang dating. So, better talaga ang orchard, sir, no? Better. Pero bakit? High value crops, of all diba? The orchard, why mangosti, ay rambutan and ano, lanchones? Oh, kasi dito sa Laguna, sa San Pablo, kakunti ang may mangustin, kakunti ang may durian. Oh. So, sa pamilihan, ang mga traders, mas gugustuhin puntahan niya nung marami siyang mabibili. Ah, di ba? Okay. Kaysa ang bibilihin niya ni konti lang. So dito halos sa San Pablo, marami is rambutanan. So, sa mabay lang. So may, ano, may advantage na doon ka sa lugar kung saan traditionally yes. Tinatanim. Oo. Di ba kung minsan sa atin, parang huwag kang magtanim muna ng kalabasa, magkakasabay-sabay kayo, ang dami ninyo. Oh. Pero dito, sa orchard, oh. The more na mas madami kayo, the more na pupuntahan ka noong mga buyers. Kasi marami silang ano eh, makukuha eh. Kasi tatakbo ba sila na dalawang tunilada lang ang kanilang bit-bit? Eh, kinakailangan marami para may kumita sila. Kaya yun, hindi ba magiging problema sa isang farmer ang magtanim ka ng maraming rambutan? Ang mamumroblema ay ang Mama Macquiao. Kasi si Mama Macquiao ay... mamumroblema din kapag ang kanyang mamimitas ay kakaunti. Aabutin siya ng hinog. Dito tatlong barangay, nagsasama-sama yun. San Cristobal, Santa Elena, papuntang Dolores. Halos lahat ng mga farmers diyan, pag panahon ng rambutan, wala yan sa kanika nila kasi nag-harvest sila. Ay, ano eh, libo rin naman ang kita ng isang sa 5 pesos ng 5 pesos ay bawat harvesting naman eh. Kayang humarbes ng isang magsasaka, ng isang mamimitas ng almost 5 pesos. Oh, times? Times ano? 300 kilos. Oo. 350 kilos. Oo. Kaya agad nila yon. Kaya, kita mo, may 1,000 plus agad sila. Iniiwan ngayon yung taniman ng kalabasa. At naririto lahat sila. Kaya, pagtapos na silang sones, ayan, hiwa-hiwalay na ngayon. Marami ka ngayong makukuha magtatanim naman ng ano, mga vegetables. Gulay. Kaya dito sa Laguna, dito particular San Pablo, ang marami, prutas. Prutas. Okay. Diba? Hindi nyo napapansin. Dami. Dito. Mataas ba elevation natin, sir? Mataas. Mataas to? Bundok ito eh. Oh. Paanan to ng Banahaw? Mount San Cristobal. San Cristobal. Oo. Hindi mo napansin na akpakyat tayo ng pakyat. Mm-hmm. So ngayon, sa mapapansin ninyo, yung panghuli. Mm. So, tapos na yung sagasaan, yung laksaan, dagsaan, okay. Mm-hmm. Na ang presyo ng rambutan ay nasa sa mid na laang. Okay. Isang karakteristik ng RX3 or RR oh. Ay, kita mo yung mga hitsurang parang jolen pa lang. Oh. Ayan, berde-berde pa. Ang iba niyan, tutuloy pa rin yan. So, may makukuha ka pa rin. So, ibig sabihin, yung isang bungahan, 3 batches, kumbaga. 3 batches. Sa isang puno. Oo. Oo, ito mo, ay, mga ano na yan, oh. Oo. Huli na kayo, eh. I-schedule na. Sir, buddy, by God's grace, at loobin ng Panginoon tayo magpangipangita pa ulit sa isang taon, agahan ninyo at sasabihin ko na, Sir, buddy, i-cancel mo muna yung pagpunta mo sa Ilocos.
At unahin itong linggong to. Ito, oo. At kasi kumpleto tayo sa parapernalia. Andiyan lahat ang makinarya natin. Andiyan ang mga ano, mamumuti. Ako matutuwa ka. Ang ganda kasi pakikita mo talagang nag-uumapo yung itaas eh. Mm-hmm. Tapos eh, nakalatag dito. Mm-hmm. Yao-chao ng kabayo. Yao-chao ng mga namimitas. Mm-hmm. Ito, Tumoser Body si X3. Mm-hmm. Si compare mo kay RR. Oh. Yan si RR. Oh, si RR to mo. 1, 2, 3. Oh, payatin. Si X3, bababa. Okay. Tapos, malakwas. Oo. Yan ang kanilang pagkakaiba. Pero pag tiningnan mo at ikaw ay hindi sanay sa paglasa ni X3 at ni RR, sasabihin mo, ah, parehas. Paano nga, ang pinaka-stock nun ay galing kay RR din. Oo. So, yan ang difference nila. Hindi naman kayo gano'n napagod at malamig, ano? Oy, may nadapa na, ikaw na yata yung nadapa noong, ano, tatawid kayo dun sa, ano? Sa... Si body? Yung ang pao, eh, ano? Nahulog na yung iyong sapato sa ilog. Sa ano yun? Sa... Hindi, sa ano yun? Sa Siniluan. Sa Siniluan. Yung isang farmer doong mayamang may 20 hektarya na kamoy naluluko lagi siya nung mamimili. Tama? Oo. Ayun. Eh, sabi niya, aminado siya, eh, bagong-bago pala ang. Mm-hmm. Ayan, o, tingnan mo si X3. O. Mm-hmm. Si RR, straight talaga, agad. No? Ang sarap po ng inyong ano, ginagawa. Para namamasyal lang, no? Oo, tour lang ng tour, ay. Tsaka, sir, binibisita ka talaga rin ng, ano, ng host mo. Oo. Oh. Ito dito, Sir Buddy. Naniniwala ka ba sa engkanto? Ay, hindi naman. I see, ah. Dito, may pagkakataon. Oo? Oh? Ako'y naliligaw pa rin, eh. Iikot ako ng ikot. Pero, hindi naman lagi. Ito ang puno ng avocado. Ayan. Huwag kang nang ano di yan. Asan po? Ayan, di, ito? Di, avocado yan yung avocado yan. Yan medyo misteryoso yan ay. Bakit? Ay, may mga something supernatural. Misan ay kipaikutin. Pero namumunga rin yung avocado? Namumunga. Hitik. Ang ganda nga yan eh. Very ano ang avocado yan. Ang laki ng farm? No? Tayo magso-shortcut tayo. Hindi tayo dumaan. So nasa gitna pa lang tayo, sir? Sa gitna tayo. Ito yung sakit na kapag ka hindi ka... Oo, yun, may itim doon. Oo. Pag yun binuksan mo, may tama sa loob. Ah. So, ito yung sinasabi sa akin nung bumibili. Sir, mag-spray ka na. Kasi ito dapat wala. Eh, palibasa yung masyado akong diehard noon kay OA, kay Organic Agriculture. Talagang ano? Pinaninindigan mo pa rin. Oo, pinaninindigan ko pa rin. Hindi ka ako. Eh, samantala, ang katapat lang yan ay, ano ito? Para hindi man laglag. Oh. Calcium. Calcium nitrate? Mm-mm. Para tumigas ang kanyang, ano? Mm-mm. Ang kanyang salaglagan. Saan dito yung isang kulay na masarap. Wala na din. Masarap na. Yung tawagin namin ay R5. Napakasarap din. R5? Naman. R5. Oh, may R5 pa. Mm-hmm. May R1 pa. R2, R3. R5. May kanyang classification. Ito yung sinasabi ni nung aking matandang ano, na nagturo sa akin sa rambutan. Mm. Na ang X3, as you compare to the RR, I'm a third episode. Oo. Oh. O, tingnan mo. Ayan. Oh, then yung susunod pa lang. Oo. Ito mo siya. Yung berde, sir. Oo, berde. Oh, sir, buddy. Apo. Oh, sige. At matamis na to. Ay, try mo.
Ayan, ito mga, berde-berde yan. Matigas mong balat pa, pero ano ang lasa niya? Natamis na siya, ha? Oo. Diba? Ano, hindi mapait, matamis. Yun ang sinasabi nila. Na isang karakteristik ni RR na nakuha ni X3, tapos hindi sa pest na laging sinasabo. Ngayon, ito pala tandaan, dahil hindi ka nag-fungicide, ito may mga blocks ka na nakukuha. Ito, sir. Yan, yung mga block na yan. Hindi ka nag-fungicide, ayan. Ay, palibasa, natural nga yung aming farming dito. Ay, hindi ka kakain ng kuan. Pero, tamis. Kung nadadamage lang naman niya is di labas ano, lang. Labas. Oh, pero maganda ang loob. Oh, tamo ito, as green na green. Nga nang nakain ko, green na green, tamis. Oh. Tapos tamo ang nipis ng kanyang balat. May nipis ang balat? Nipis. Ay, ang tagal pa ng kanyang buhay. Ang shelf life. Marami bang may ganito? Konti lang. Kung nakikita ganyan eh. Ah, nakikita mo kasi nga yung mga RR type. Yung RR. Ano siya? Ayun, green na green. Oh. Ang dami ko na naka. Ang lutong, no? Ito pati yung X3 variety, ito yung idinidilata. Meron na ba? Aba. Abroad? Yes. Idinidilata ito. Kasi una, makapal. Ang kanyang balat. Ang kanyang parang light siya meat, na pag ano. Oh, parang light siya. Harap niyo. Na-enjoy mo. Opa. Sure, pinapataba ako lalo. Ay, ihila ang naman ang katapat. So, yan yan. Kung inabot natin na yung unang-una pa, lalo na sir buddy, naku, matutuwa ka. Ay, green na green. Tapos nag-green, turn to yellow-green. Pag red na kasi, overripe na yan eh. Ah, ganon. Oo. Overripe na yan pag red. Iyan ang kasarapan. Ito. Oo. Tapos sa mga diabetic, ito. Yan ang suited na suited. Mababa pang gaano yung kanyang index. Season itong natin mo. Oo. Hindi pa sobrang katamisan. Oo. Diba? Pero iba yung texture niya eh. Para siyang ma-ano? Crunchy. Oo, crunchy. Oo. Yung iba, juicy. Saka nakakain mo yung ano, except yung buto. Yung iba kasi, parang may tatanggalin ka pang yung brown niya. Iluluwa mo talaga, hindi siya maganda. Ito, pwede mo kainin. Wow, nagpo-food review. Nagpo-food review. Basta, by next year eh, kayo agad ang aanuhin ko. Opo, opo. At nang, ay, may enjoy ninyo. At yung inyong sasakyan ay inyong babakantahin ng likod. At nako, ay ba sabihin ninyo, oo, lungad tayo nito. Ay, sir, yung bigay mo sa akin ngayon, oo. Pamimigay ko rin sa online palengke. Oo, bahala ka. Oo. Para matikman ninyo. Oo. Masarap yung oo. Green. Ay, yun ay ano, pa 2 days na yon. Simus nung kuhanin, pa 3rd day pa yata ngayon. Dahil kita mo yung balat niya, yung pa rin siya. Tigas pa. Kasi iba noon yun ay ano, nalanta na yung ganun hair, niya. Oo. Tapos, wala na. Iba na yung hawak mo. Pero ito, iba talaga siya. Ayan. So, si Lanzones, ganun pa rin, bitungol. Uh-oh. Hindi, walang pera pagka ganyan. Pag ganyan. Oo. Kaya, naano na eh, na nadaig na ni Rambutan si Lanzones. Kaya yun, ang dami ng aming pinalagay dito. So yan ang ano, sikreto ng rambutan, pagpapaganda, pagpapaayos. Huwag mong kakakuanin. Huwag mong tatab-tabing masyado. Mas maigi pa yung mga may ganitong baging-baging na ganito. Mm-hmm. Retain ng moisture. Oo. Well, at least totoong meron tayong ipinapakitang real na rambutan. Ano, hindi naka-drawing. Kasi ako bagay sarun-sara doon sa mga nagpa-parmer-parmer ng sir buddy. Meron kaming ganitong papakita yung ganun-ganito. Pero pag pinuntahan mo, bakit wala naman? Mm-mm. Ano? Mga somewhat ganun ba? Paka ipokritong magsasama. Maraming ganun.
Ayun, yung mga Tagalog, sinasabi ko, yung mga Tagalog na yun. Ay, yung pula. Oo, oh, yun. Oo, oh, yung mga pulang yun. Mm. Yan yung mababa yung value. Oo. Oh, oh. Pero yan, sa unang arangkada, episode, ano, may presyo din siya. Sumasabay din naman siya sa, kung ang RR ay 130 o 90 plus, siya naman ay nag-P50. So, yan. Tignan mo, sir. Ah, pakita ko sa iyo ang isang variety para hindi ka maligaw ng ano. Baka isang araw ikaw ay bumili sa labas at makita mo ay madaya ka ng mga nagbebenta. Ito po. Ayan. Oh. Anong difference yun, sir, sa ano? Matigas yan. Matigas ito. Mga regular yan. Matitigas yan. Oh. Sinaunang rambutan yan. Okay. Dapat makatikim din kayo niyan. Ito pa yung mas mura. Mura ito. Iyan ang 5 piso ang kilo. Oh, ito yung lugi ka. Yan dyan ka lulugi. Sir, explain natin. Ano yung difference niya dun sa dun sa kanina, RX3? Ito mo ang balat niyan. Hindi siya ganong hairy. Hindi mahaba. Oo. Second, maliliit ang kanyang pagka. Rambutan. Ikalawa, sobra sa tigas. Matigas. Oo. Ikatlo, pag binuksan mo, napakakapal ng balat. Yun. Ito. Tapos, pag sinupsup mo, kainin mo. Sige. Pero sa Maynila yan, nabibili pa rin. Oo. Sa walang puno, aba, okay pa rin yan. Dito na kapal ng ano, ng balat. Kapal ng balat. Matamis din. Matamis din. Ang matamis din. Pero, maliit yung laman. Malaki yung buto. Alam mo na. Yan. Walang laman. So, ganyan ang ano. Wala ng presyo yung ganyan. Ginagawa namin din yan. Puputulin na siya. Papalitan na ng bago. Pero ang kagalingan naman ito, hahanga ka sa kanya, kahit di mo siya isprayan ng pesticide, nakakasurvive siya. Ano siya. As you compare mo dun sa RR, pag wala kang inispray, yari ka. Advantage naman ng XR na wala kay RR. Na kahit even without spray or may spray, kaya pa rin yung maka-stand na maganda. Adapted talaga siya sa nature. Yeah. So, yan. Ang nakita natin, yung gwapaganan yan. Yan. Dito tayo. Butit na iikot mo ito lahat, sir. Ay, minsan, pag ikaw ay sipag at inspirado ka, kumikita ka at maalaala mo, may bulaklak na ulit, akyatin mo siya. Pero ito, nung after the Glenda, 3 taon kong hindi siya pinuntahan kasi dinudurog yung part ko pag nakikita ko. So, nagpapasipag sa'yo, akyatin mo siya dito. Patingin-tingin ka, tinitingnan mo yung pangangailangan niya. Ito, kagaya niya, nag-harvesta na. Maglalagay ka ngayon ng ipot. Iiputan mo na siya para meron na siya makarecover ulit siya sa mga nawala niyang nutrients sa katawan. Then, patabas ka na ulit at yung kanyang mga ibalik mo ulit sa kanya yon. Pagkatapos, hintayin ka na ulit ng another 4 months, another 6 months, bubungan ulit siya. So, wait, yun, ilang months ang fruiting stage? Ito yung umaabot kumisa ng 4 buwan. Mula doon sa flower, hanggang doon sa unang harvest. 6 months, pinakamatagal, depending asa takot pa rin ang ating 6 months na ano siya, naghihintay. Oh. Papahinga silang 6 buwan, pagkatapos sa arangkada na ulit siya. Mabilis ang pera sa rambutan. Mabilis. At hindi ganong ma-maintenance. Kung nagpapalaki ka ng niyog, kagaya niya, nagpapalaki ka ng niyog, may nakaagbay ka ng rambutan, habang tumataas si niyog, hinaharvest mo si rambutan. Ito yung golden coconut po yan, sir, no? Oo, golden coconut. Matamis yan, di ba? Matamis. Matamis. Kaya lang, ano, hindi siya prolific mamunga. As you compare mo dito sa mga... Ito. Oo, ito sa mga malalaking ito. Yung ngayon, may lumalabas na coconut na pandan ang timplado na siya. Galing ng, pag hindi Malaysia, ay Thailand. Ako nabigyan ng Philippine Coconut Authority. Siguro siya tuwa sa akin pinagagawa dun sa ano. Binigyan ako ng mga nasa 200 pieces. Oh? At yun daw ay lasang pandan ang sabaw. Naitanim mo lahat yan, sir? Nakatanim. Ilan taon na? 4 na.
Kailan mamumunga? 7. 3 years na lang. Mm. Sir, thank you ha. Kahit na instant bisita kami eh. Oo. Ako nga nahihiya sa inyo at wala akong maipakita ng magandang ano. At wala. Sala na tayo sa araw ay. Ito mo, oh, palibasa, wala ng presyo yan. Oo. Actually talaga, sinasabi nga ni Kate, punta na tayo, punta na tayo. Eh, nagkasakit ako. Kaya ni... Oo. So, binibigay si Sir Joel sa atin na bagong halaman. Sir, ano po yan? This is turmeric mango. Turmeric mango. Galing ito ng India. Uh-huh. At ito'y kaka-introduce din lang sa akin ng aking kasamahang pastor. At sabi niya, Pastor, padamihin po ninyo ito. Okay. At ito po'y napakaganda rin sa katawan. Paano, Sir, para ramin ito? Ay, di ito. Itatanim na ninyo. Para din nagtanim kayo ng luya. Ah, okay. At as in mango, may turmeric ka pa. Hilaw, pwede mong gawing juice. Pwede mong isama sa pagkaing lulutuin. Mm-hmm. Pero mas masarap ito pag ginawa mo siyang juice. Uh-huh. Ngayon, pag may sinain kang tulingan, hiwa-hiwain mo yung kanyang laman, siya mong cubes-cubes mo, tapos siya mong isama. Ang sarap. Oh. Ito pala ang award ko sa inyong kasipagan. Thank you so much, sir. At magpasimula ang pagdami sa inyo. Ayan. Kayo yung napakabubuting tao at ginagamit ng Panginoon. Thank you. Ayan, pagkain ay nakadami. Oo. Wala kang makikita pa niyan. Tatanim ko rin ito sa farm. Yes. Ayan. Turmeric mango. Turmeric mango. Mango. Lasang mango, sir? Lasang mango. Oh. Mm-hmm. Turmeric mango. Ayan, ang ano na yan. So, yan na lahat lang, sir? Oo. Yan pa lang yan, ha? Napadami mo na yan. Oo. Baka may makukuha kung malaki ng bunga. May laman. Mm. Oh. Ayan. Turmeric, ano, pero lasang mangga. Mm. Pero amoy turmeric din. Amoy turmeric, pero turmeric. Lasang mangga siya. Sir Joel, yes, ma'am, thank you so much po sa pag-accommodate sa amin. Kahit na biglaan. Maganda nga po yung biglaan. Thank you. Last word, sir. Maraming salamat, sir, buddy, na kayo'y muling napaunlak at kayo'y bumalik dito sa aming sinasakan lupa. Mm-hmm. Marami po kaming natutunan sa inyong programa at doon sa aming mga kasamahan ding po farmer namin. Mm-hmm. Patuloy po tayo dahil ang kasangga po natin ay anghel po ng langit. Sir Buddy, tsaka si Mama. Sir, maniwala ko niyan. totoo po yun. Maniniwala po kami yung ating mga ginagawang ito. Lahat po yan ay ano, hindi po magbabalik na walang mabuting bunga. Alright. So, ang tao pong matuwid, lalo't higit po sa ang kalikasan ng ating pong sinasaalang-alang, ang lahat pong yan ay babalik na may ganting bala mula sa Panginoon. Alright. Eh, my wife? Ma'am. Thank you so much. Lagi nyo kami naaalala. Yung inyong, yung vlog ninyo, yung program ninyo, maganda siya kasi marami siya natutulungan. At alam ko na big help siya, lalo na sa mga kagaya ngayon at nasa sitwasyon tayo ng pandemya. Mm-hmm. So, maraming salamat. Thank you. Thank you. Thank you po.